أيها الذين آمنوا اتقوا الله وحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد katotohanan ang lahat ng pagpapuri at pasasalamat ay tanging inuukol lamang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin siya at hinihinga ng tulong at kapatawaran. Tayo ay magpahukok kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili, gawa. Sino man ang gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang makapagliligaw dito. At kung sino man ang kanyang iligaw, ay wala rin makapaggagabay rito. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Kanya, nakarapat dapat sambahin. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo at alipin. O mga sumasapalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at pagtalikod sa lahat ng Kanyang mga pinagbabawal. Katulad ng pagkatakot na nararapat at nauukol lamang sa Kanya. At huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na datnang kayo ng kamatayan na hindi mga Muslim. O sangkatauhan, matakot kayo kay Allah na siyang lumikha sa inyo mula sa isang tao at mula rito ay kanyang nilikha ang kanyang asawa at mula sa kanilang dalawa ay lumitaw ang mga kalalakihan at maraming kababaihan. At matakot kayo kay Allah na siyang hinihinga ninyo ng inyong karapatan sa isa't isa. At huwag niyong putulin ang inyong ugnayan ng mga sinamumunan o kamag-anakan. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakamasid sa inyo. O sangkatauhan, matakot kayo kay Allah. At sabihin tuwi na ang palagi ang katotohanan. Papatnubayan niya kayo sa mga mabuting gawa at patatawarin ang inyong mga kasalanan. At ang sino mang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo, tunay na kanyang natamo ang dakilang tagumpay. At alamin ninyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinaka makatotohanang salita ay ang salita na mula sa aklat ni Allah, ang Quran. At ang pinaka mabuting patnubay ay ang patnubay na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pinakamasama sa lahat ng mga gawa-gawa ay ang mga bawat pagbabago na inuugnay sa relihiyon. At ito ay ang bid'a. At ang bid'a ay ang pagkaligaw. At ang lahat ng pagkaligaw ay patungo sa apoy na naglalagablab na apoy ng impyerno. O aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang buod ng pangunahing paniniwala at mga gawaing pagsamba. Tayo ay dumadalangin sa Allah sa pamamagitan ng kanyang mga banal na pangalan at katangian na naway tanggapin ang munting gawang ito para sa kabutihan nating lahat. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid, ang pagkakaroon ng takot ay lagi na ipinag-uutos sa atin ni Allah. Ang takot na kung saan dapat alalahanin ng sa oras na dumating ang kamatayan ay manatili tayo na napapaloob sa katuruan ng Islam. Mga kapatid, ang aking kutba ay may kinalaman sa pangyayari sa buwan na ito. Isang tagpo na hindi na maaaring maulit sa kasaysayan sapagkat ito ay nangyari sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ito ay sa buwan ng Dhulhijjah. Ito ay nagarap sa araw ng Yawm al-Arafah na kung saan tinipon niya ang lahat ng mga tao at siya ay nagsalita ng isang mensahe. At ito ay kilala sa pangalan na Kutba al-Wada. Ito ang mga tagpo sa sandali na iyon. Sa kanyang pagbabalik sa sagradong buwan ng Hajj, ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam sa ilalim ng kutob ng loob ng kanyang papalapit na pagyao sa kanyang kamatayan ay naging masigasi upang makapagsagawa ng Hajj sa Makkah bilang pamamaalam. Noong Pebrero, mga taong 632, siya ay lumisan ng Madina kasama ang maraming bilang ng mga Muslim. Ito ay naitala na ang bilang ng mga Muslim ay mula sa 90,000 hanggang 140,000 na sumabay sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam bago lubusang gumanap ng kabuuang ritual ng Hajj. Siya ay nagbigay ng pananalita sa mga nakatipong tao mula sa itaas ng bundok ng Arapa. At ito ang kanyang salita. O aking mamamayan, makinig kayo sa anumang aking sasabihin sa inyo, sapagkat hindi ko nalalaman kung ako ay makakatagpo pang muli sa buhok na ito pagkaraan ng kasalukuyang taong ito. Ipinagbabawal ko sa inyo na magpadanak ng dugo ng inyong kapwa o kamkamin ng hindi makatarungan ang yaman ng iba sa inyo. Ito ay mga pinagbabawal tulad ng pagtanak ng dugo sa gayong araw, tulad din sa araw na ito at sa gayong buwang ito, tulad din ng buwan na ito at sa gayon ding sagradong lungsod na ito, ang Makkah at ang karating nito. Alalahanin lahat ng uri ng paganismo at kamangmangan ay nasa ilalim ng aking paa sa ngayon. Ang dugong paghihiganti ng araw ng kamangmangan ay aking sinugpo. Ang unang paghiling sa dugo ay yaong kay Ibn Rabi'a bin Harith na pinangalagaan sa tribo ng Sa'ad na kung saan si Hudayl ay pinaslang. Ang riba ay pinagbabawal at pasisimulan ko ito sa pamamagitan ng pagpapawalang saysay sa halaga ng tubo na tatanggapin ng aking angkel na si Ibn Abbas, Abbas Ibn Abdul Muttalib. Katotohanan ito ay ganap na aking pinawawalang saysay. O aking mamamayan, inyong katakutan ang hinggil sa inyong pakikitungo sa mga kababaihan. Katotohanan, kayo ay kumukuha mula sa kanila ng isang pangangalaga ng Allah at ginawang pinahihintulutan ang kanilang sarili para sa inyo sa pamamagitan ng salita ni Allah. Nararapat para sa kanila na inyong igalang
o kilalanin ang kanilang mga karapatan bilang asawa. At huwag kayong gumawa ng mga gawaing di kaaya-aya na kung ito ay kanilang gagawin. Kayo ay may karapatan. Sila ay iyong parusahan. Ngunit hindi nararapat na ito ay humantong sa kalabisan. Kung ang inyong mga asawa ay umiiwas mula sa di kaaya-ayang gawain at sila ay sadyang matatapat sa inyo, sila ay inyong bihisan, pakainin ng maayos sa abot ng inyong kakayahan. Katotohanan, aking iniiwan sa inyo ang aklat, ito ang Quran at ang Suna, na kung ito ay mahigpit at maingat ninyong panghahawakan, kailanman kayo'y hindi maliligaw. O aking mamamayan, wala nang darating pang propeta pagkaraan ko, at kayo ay di rin naman susundan pa ng isang pamayanang magsisilbing halimbawa. Kaya aking itinatagubilin sa inyo na sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Siya lamang magsagawa ng 5 ulit na pagdarasal, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at magbigay ng zakah mula sa inyong mga yaman ng kusang loob. Aking itinatagubilin sa inyo na magsagawa ng Hajj, pagdalaw sa sagradong bahay dalanginan ng inyong Panginoon, at kayo ay sumunod sa sino mang namumuno sa inyo upang sa gayon kayo ay gantimpalaan makapasok sa paraiso ng inyong Panginoon. At kung sila ay magtatanong hinggil sa akin, ano ba ang inyong itutugon? At kung sila ay magtatanong hinggil sa akin, ano ba ang inyong itutugon? Sila ay sumagot, kami ay sumasaksi at nagpapahayag na iyong lubos ang naihatid ang mensahe ng Islam at nagawa mong tuparin ang iyong tungkulin sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Kaya kanyang itinaas ang kanyang hintuturos sa dakong langit at pagkaraan ay dahan-dahang iginalaw sa dakong harapan ng mga tao habang nagsasabi, O Allah! O Allah! Ikaw ay saksi. Sinabi niya lang 3 ulit. O Allah! Ikaw ang saksi. O Allah! Ikaw ang saksi. O Allah! Ikaw ang saksi. Ang pananalita ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay inulit ng malakas ni Rabia ibn Umayya bin Khalaf. Pagkaraan, maiparating ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mensahe. Ang sumunod ng kapahayagan sa Quran ay dumating sa kanya. At ito ang revelasyon. Al-yawma akmaltum lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islami dina. Sa malapit itong kahulugan, sa araw na ito, ginawa kong ganap ang inyong relihiyon para sa inyo. Ginawang lubos ang aking pagpapala sa inyo. At kinalulugod na pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. أقول قولي هذا والله استغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فإنه استغفر إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mga kapatid, sa maikling salaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naway kinapulutan natin ito ng kaalaman
sapagkat napapaloob doon kung ano yung mga mahalagang detalye patungkol sa ating relihiyon. Kung saan, sa panahon natin, kung i-reflect natin sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan, ito ay kabubuo lamang. Alam niyo ba ang tinatawag na human rights? Ito ay binuo nila dahil sa napapansin nilang pang-aapi sa mga common na tao at na-develop nila ang batas na ito para ipagtanggol ang karapatan ng tao. Pero nung dumating ang Islam sa panahon na yon, sa mga sandaling yon nang binabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Arafa, sa bundok ng Arafa, napapaloob dito ang mga mahalaga na itinukonsider din natin na may kinalaman sa human rights. Pero mas nauna ang Islam. Aking ibinuhod dito ang mahalagang puntos na kung saan malalaman nyo kung ano ang kabutihang na idulot ng Islam na ipinarating sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam simula sa panahon na yon na hindi nang mauulit. Ito ang mga sumusunod. Ang mga mahalagang mensahe na iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-una rito ay ang pagkakaroon ng katarungan. Binanggit niya rito ang maging makatarungan ka, hindi lang sa iyong kapwa, pati ang yaman ng iyong kapwa. Maging makatarungan ka sa lahat ng iyong galaw. Ikalawa, ipinagutos niya bawal ang pagpatay, lalo na kung walang hatol, matibay na basihan at hindi na ayon sa katuruan ng Islam. Ikatlo, ang paghihiganti sa panahon ng kamangmangan ay kanyang ipinagbabawal. Ang paghihiganti na walang kabuluhan, pagtanak ng dugo, na wala namang kinalaman kung sino ang madadamay, ay hindi niya, pinigilan niya ito sa pamamagitan ng katuruan ng Islam. Ang ikaapat, ang riba o ang pagpapatubo na kung saan sa panahon natin ngayon ay laganap. Ito ay salon, isang salon sa sistema ng lipunan na kung saan ang mahirap ay lalong umihirap at ang mayaman ay lalong yumayaman. Isipin ito mga kapatid. Ikalima, may tinatawag din tayo sa kasulukuyan, tinatawag na women's rights. Hindi nyo ba alam? Sa panahon na yon na kung saan sinabi ng Propeta Muhammad SAW, igalang ang karapatan ng kababaihan na kung saan ina-emphasize na rito. Kung babalik na rin natin, kung sila ang makagawa ng hindi maganda sa atin bilang mga asawa nila, sa tingin nyo, matutuwa rin kayo? Hindi, di ba? So, igalang nyo yung karapatan ng kababaihan. At kung gumawa sila ng kabutihan sa inyo, sila ay pagkabihisan ninyo, pakainin nyo at patirahin nyo, ibigay nyo ang kanilang buong karapatan. Ika-anim, ang karapatan ng bawat mag-asawa. Ang karapatan ng lalaki at ang karapatan ng kanyang asawang babae. Ikapito, ang pagsunod sa pinuno. Mahalaga ang pagsunod sa pinuno sapagkat ang pinuno ang siyang nag-uutos, ang pangulo. Kung siya ay hindi susundin, ay magkakaroon ng malaking kaguluhan. Isipin nyo na lang kung kayo ay ginugulo nyo. Halimbawa, ilagay natin sa sitwasyon na kung saan ang driver, alam natin na siya ang driver, kung guguluhin natin, anong pwedeng mangyari sa driver? Pwede tayong madisgrasya mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya mahalaga ang pagsunod sa pinuno. Kung meron siyang nagagawang mali sa katuruan ng Islam, siya ay palalahanan. Paalalahanan at turuan. At ipagdua, ipanalangin. Ang patampang huli, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbanggit siya ng mga bagay na may kinalaman sa reliyon. Ang unang-una rito, sinabi niya na panghawakan ninyo ang dalawang bagay na kanyang iniiwan. Ito ay ang salita ni Allah na ang Quran at ang kanyang sunnah. At kung sino man ang humawak rito at ipamuhay ito ng hawakan niya ng mahimpit, kailanman ay hindi siya maliligaw. At binanggit doon ang mga basic na panuntunan ng ating reliyon, gaya ng salah, tauhid, zakah, som, at hajj. Mga kapatid, naway sa maikling kutbah na ito, kahit papaano,
ay nakapagparating ako ng kaalaman na pwede natin mapaalalahanan ang ating mga sarili at ito'y maging magbunga sa ating buhay. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأقيم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.